Dormista ka ba? Ha? Hindi, joke lang. Hindi, joke. Ah, nag-joke ka pa. Galit na nga. Ito. Kung ikaw ay isang magiging magulang, sa paanong paraan mo papalakiin ang iyong anak bilang isang LGBT or isang normal na father figure? Ano po? Kung ikaw ay magiging isang magulang, sa paanong paraan mo papalakiin ang iyong magulang bilang isang LGBT or isang normal na father figure? So, kung ako po magiging isang magulang at nagkaanak po ako, tama po ba? May anak po ako na isang anak. Tapos, paano ko po siya papangaralan para maging isang mapalaki bilang isang mabuti? Bilang isang LGBT ba or isang tunay na ama? Ano nga? Anong paraan? Ako, bakla. Okay, bakla ako. O, bakla ako. Meron akong anak. Paano ko siya mapapangaralan? Papalaki. Mapapalaki? Bilang LGBT. Bilang isang LGBTQ community. Ayon. Okay. So, okay. Bago po umpisahan ang lahat, isa lamang pong katanungan ang aking bother in my mind. Wow, English. Kasi, di ba kanina sinabi ko nga kanina, saan po kinuha ang 25% of beauty kung sa top 10 pa lamang po or top 11, pinili na po kung sino ang karapat-dapat para mapasok dito. So, saan po ba kukunin ang 25%? Tanong ko lamang po, Judge. Wala pong manggalit o wala pong sasamaan loob. Tama! 25%, kung sasagutin ko po yan ng tama sa inyong pananaw, ano po ba makukuha ko? 50%. So ano po ba ang tanong ko sa inyo? Ano po ba makukuha ko i-score sa inyo? 25% na kagandahan. Tanong po, sagot niyo po. Tama! Kailangan ko ba na sagot niyo? 25%, ano po sa akin? Sa isa. Kasi kung nasagot ko po yan ng tama, kahit masagot ko po yan ng tama, talo po ako. Ano po magagawa ko? Yeah, exactly. Okay, I think I'll speak with yes. For the all of us. Apo. If you're insinuating... Kasi po, ang title po natin is Queen of the Queens. So, ang labanan burrito, labanan ng reyna, hindi po beauty queens. Okay. What is your definition of beauty? Okay, what is beauty? Tanda po natin, ang beauty po, wala po yan sa kagandahan physical. Ang kagandahan po nasa loob po ng kalooban. Kung wala po kagandahan sa physical, bakit kailangan po na discrimination po ang pagkatao namin? So tanda po natin, lahat ng tao dito mapanghusga. So wala pong karapatan ng tao, kahit ano po itsura ng tao, kung ano po ang nasa puso niya, kung ano po ang talino at utak ang nasa talento ang nasa kanya, manliliting queens po siya. So wala pong karapatan na magkaroon po ng 25 beauty queens ang contest na to kasi queen of queens po to. Okay. When you say beauty kasi, yes, it's how you present yourself. Yes, I am beauty. It doesn't mean na yung physical. I am personality beauty because I am me. That's it. So, yes. You have presented so, this is my question to all of the organizer at gumawa ng contest na to. Saan niyo po kukunin ang 25 beauty kung wala po kong beauty? I've answered it already, di ba? Yes. It's not how you look physically. It's how you present yourself. Yes, kasi po nakakainis po ibang kandidata na pinipilit nila na maganda sila pero sa ugali nila hindi sila maganda. Oh! Teka lang po, ano po ang karapatan namin bilang isang kabataan, isang bakla, na lahat ng kabataan na dito, na pangit sila, pero paano sila magkakaroon ng kumpiyasa sa sarili, sumali sa mga beauty queen na katulad nito? I personally believe that there's no such thing na pangit. Yes. Diba? Mali po ang organizer. Bakit ganon? Diba? Bakit meron discrimination sa pagkatao ng bilang isang bakla? Pag sinabing Queen of Queens, labanan ng reyna, wala po yan sa itsura. Exactly. Exactly. Diba po? That's your point. Diba? Kasi po, asakit po sa piling namin bilang isang pangit na ako mismo galing po ako sa Miss Gay Pangkalawakan pero pinilit ko lumaban ng Miss Gay Pagandahan para mapakita sa buong tao na ako mismo mabuti ang tao at maganda ang pag-uugali ko. Now going back, ang nga yung sinabi ko, it's not about your physical appearance. Yes.
It is how not about you having physical appearance. Pero gusto ko sabihin sa buong mundo na wala po yan sa itsura. Tandaan po natin, lahat tayo pantay-pantay. Wala yan sa itsura, wala yan sa ganda. Pagkos nasa talino at nasa puso ng bawat tao, kung paano ka magbibigay ng inspiration sa bawat tat. Okay, and we as judges also know that. Yes, I know. Going back, gusto ko lang kasi mabago ang inspirasyon. Talo na sa mga patang pangit na katulad ko. Droga! Droga! Hindi sa lahat ng pagkakataon dinadaan natin sa ganda. Tandaan po natin yan. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. So kung sino ka, kung ano ka, ipakita mo sa mundo. So wala po ang ganda na yan kapag wala po ang puso mo. Okay. Now, let's... Can we just go back to yes. answering the question? Okay, sasagutin ko po yung tanong niyo. Ulitin niyo po. So, paano natin ba? Papakita ko sa buong mundo na kahit pangit ako, kahit ganito po ako, kaya ko magpagsabayan sa lahat ng magaganda mga bakla nandito. Yeah! Elsa! Yes, sir. Kung ikaw ay magiging isang magulang, exactly. sa paanong paraan mo papalaki ng iyong anak? Paano nga ba? Simple lamang po. Ipapakita ko po sa inyo kung sino ako. Sino ako bilang isang lalaki, pero pusong babae. Sino po ba ako? Nalilait, kinutsa, at nilait ng mga karamihan. Na sinasabi nila na wala akong kwenta, pero isa lamang po masasabi ko sa anak ko. Anak, kahit lalaki ako, pusong babae, nilikha kita, naging anak kita. Pero tanggapin mo ang bawat panlalait at pangungutsa ng mga tao na nandito ka, nakatayo ka. Ipakita mo kung sino at ano ka. At iparamdam mo sa lahat ng tao na kahit pangit ka, you are always good. To prove that you are always the very poor, beautiful, created by God. Na kahit anuang po ang gawin sa'yo, maging matatag ka. Mahalin mo, tanggapin mo, sasabihin sa'yo. Dahil tandaan mo, always believe in yourself. Sabi nga sa kanta, WWDWP, we don't die, but we multiply. Tandaan mo, opo ang isang anak ko. Mamahalin kita kung ano at sino ka. Basta tanggapin mo rin ako bilang ako at bilang sino ako nung lumigas sa'yo. Anak, lagi mong tatandaan na minahal kita bilang aki, bilang ikaw. At tandaan mo, kahit baklaman ako, meron po akong ginawang mabuti sa mundong giniabaw. Yun lamang po at maraming salamat. Yay!